Ito ang aking yellow habanero na nakatanim sa mga pinaglagyan ng mineral water na may 6 na litrong kapasidad. Ang yellow habanero ay naging pinakamaanghang na sili na nakatala sa Guinness Book of World Record noong 1999. Bagamat sa kasalukuyan, nasapawa na ng iba pang uri ng sili ang antas ng anghang nito, ngunit itinuturing pa rin ito na isa sa pinakamasarap dahil ang lasa nito ay magkahalong tamis at anghang at ang amoy nito ay may pagkakahawig sa prutas na apricot kung familiar kayo. Ito ay may Scoville heat unit na 100,000 hanggang 350,000. Pinaniniwalaan na ito ay nagmula sa bansang Cuba at nang ito ay unang nakita sa Yucatan Peninsula sa bansang Mexico, pinangalanan itong habanero na ang ibig sabihin ay nagmula sa Havana. Ang yellow habanero ay maaaring itanim sa lahat ng uri ng panahon. Ibig sabihin, mula Enero hanggang Disyembre, maaari kang makapagtanim nito. At ito ay kayang mabuhay kahit sa mga katamtamang laki ng container. At kung nakakapagpalaki ka na ng iba pang uri ng sili kagaya ng bell pepper at siling pansigang, madali na rin para sa iyo ang pagtatanim ng yellow habanero dahil ang mga pangangailangan nito at pag-aalaga ay wala namang pinagkaiba sa iba pang uri ng sili. At kung ikukumpara ito sa iba pang uri ng sili pagdating sa nutrisyon, mas mataas ang taglay nitong vitamin A. Bukod dyan, mayaman din ito sa vitamin C, iron, niacin, thiamine, magnesium at riboflavin. At ang pinakamahalaga, walang kolesterol ang yellow habanero. Mataas ang fiber at mababa naman sa calories at sodium. Maglagay ng lupa sa mga maliliit na container o kaya naman ay sa mga seedling tray. Sa ganitong paraan ay mas maaalaga ang mabuti ang mga buto dahil una, maaari mo itong ilipat ng lugar kapag may pagbabanta ng ulan. O kaya naman ay may mga langgam na maaaring humakot ng mga buto. Ito ay mabibili sa mga piling garden store at online. At kung hindi mo pa napanood ang suggestion ko sa paghahalo ng lupang pagtataniman, maaari ninyong mapanood ang video dito sa ating channel. Ilalagay ko ang link ng video sa comment section. Ang pagpapatubo ng anumang buto ay dapat na inilalagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Kapag nagkukulang sa sikat ng araw, naaantala ang pagtubo at karaniwang humahaba ang mga katawan nito o nagiging leggy dahil sa paghahabol ng liwanag mula sa araw. Habang hinihintay ang pagtubo, panatilihin ang regular na pagdidilig. Huwag hayaang sobrang matuyo ang lupa at huwag naman na laging basa. Ang mga maanghang na sili ay mas matagal ang pagtubo kumpara sa mga ordinaryong sili. Ito ay maaaring umabot ng 10 hanggang 20 araw. Kailangan ang mas mahabang pasensya. At kapag nagkaroon na ng 4 o higit pang dahon ay maaari na itong ilipat sa mas malaking taniman. Kagaya ng nabanggit natin kanina, maaari kayong gumamit ng mga container na may 6 na litrong kapasidad. Ang paglilipat tanim ay dapat na ginagawa sa hapon o sa gabi. Huwag mo itong gagawin sa katanghaliang tapat dahil una, lalo kang iitim. Pangalawa, kapag nagagalaw ang mga ugat ng binhi, makakaranas ito ng stress at lalo itong manghihina kapag nasisikatan ng araw.
Pagkalipas ng 7 hanggang 10 araw matapos ang paglilipatanim, umpisahan ang pagdidilig ng mga pataba na tutulong sa halaman para sa mas mabilis na paglaki at pagkakaroon ng mga berdeng dahon. Iminumungkahi ko ang paggamit ng fermented plant juice o FPJ dahil ito ay isang natural na pataba na mayaman sa nitrohina. Ang paggawa ng FPJ at ang paggamit ito ay mapapanood din dito sa ating channel. At upang matiyak ang pagkakaroon ng maraming bunga, magdilig ng fermented fruit juice o kaya naman ay seaweed foliar fertilizer bago ang panahon ng pamumulaklak. Ang mga ito ay mayaman sa potassium na tutulong sa halaman upang mapaganda at maisaayos ang kanilang sistemang reproduksyon. Muli, ang mga patabang ating nabanggit ay mapapanood din dito sa ating channel kung paano ginagawa ang mga ito at ang tamang aplikasyon. Ang yellow habanero ay karaniwang inaani kapag ang mga bunga ay kulay dilaw na. Ito ay maaaring tumagal hanggang 1 taon o higit pa. Patuloy lamang sa pagbibigay ng mga pataba para sa mas matagal na pagkakaroon ng mga bunga. Subukin nyo na rin ang pagtatanim ng iba pang maanghang na sili kagaya ng Jamaican yellow mushroom. Kilala din ito sa tawag na yellow squash at Jamaican mushroom hat. Ito ay nanggaling sa bansang Jamaica at may Scoville heat unit na 100,000 hanggang 200,000. Kung ang yellow habanero ay magkahalong tamis at anghang, ito naman ay magkahalong asim at anghang. At ang amoy nito ay may pagkakahawig sa bell pepper. Ito ay maaaring itanim sa mga container na may 6 na litrong kapasidad. Kung ano ang pangangailangan at paraan sa pag-aalaga ng yellow habanero ay ganoon din sa mushroom hat. Ang anghang nito ay bahagyang mababa kumpara sa siling labuyo. Ano pa man, itinuturing pa rin ito sa listahan ng mga masasarap at maanghang na sili. Mula sa Jamaica ay dinala ito ng mga manlalakbay ng Portugis sa maraming bansa at ngayon ay matatagpuan na sa halos lahat ng panig ng mundo. Hindi ito nabibili sa palengke o sa mga groceries. Kung gusto mong magtanim, makakabili ka ng mga buto nito sa online at sa mga piling garden store. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.